mabuting kalapati, libuti nitong sandaigdigan. Ni Usman Awang, isang malayang salin. Sa mga pangyayaring walang kasakitan, kung saan ang tao'y naghihinalat tuwing ay may agam-agam, lumipad ang kalapati upang lakbayin ang sandaigdigan sa kanyang puting pakpak na hanap sa kapayapaan, habang sa gisag ng pagkakasundo'y patuloy na bumabandila. Puting kalapati, libuti nitong sandaigdigan. Ang hanging panggabi, iyong panariwain. Ang mga bulaklak, iyong pamuhat ka rin. Itong aming mga labi, iyong pangitiin. Pagkat sa iyo na ang pag-asa ay di nawala, sa iyong hininga, hanging sariwa nagmula. Itong sandaigdigan, paniwalain mo sa kapayapaan. Habang puso'y pumipintig sa gabi ng katahimikan. Ngunit ikaw na palamara, tulad ng alabok, humayo ka't mawala. Pagkat mundumot, bantayog, ay gumuho na. Ngayon ay may bagong hinagap na kay ganda bilang refleksyon nitong buhay na mapayapa. Sa unang saknong, inilarawan ng realidad ng buhay kung saan ang buhay sa bawat araw ay walang katiyakan at parte sa buhay ang pagkakaroon ng iba't ibang karanasan, mabuti man o hindi. Ang kalapating nabanggit ay sumisimbolo ng kapayapaan at pag-asa kung saan ito ang pangunahing instrumento sa pagkakaroon ng buhay na may kabuluhan. Sa panahong ang mga tao ay nalilito at hindi tiyak sa mga nangyayari sa mundo, tanging ang puting kalapati ang nagbibigay ng pag-asa sa mundo. Sa kanyang malayang paglipad, nabigyan ng bagong pag-asa at bagong umaga ang mga mamamayan. Pag-asa na makapagpapasundo ng lahat ng bagay o kapayapaan sa mundo. Sa ikalawang saknong naman, ipinahihiwatig na ang kalapati bilang simbol ng kapayapaan at pag-asa ay may kakayahang makapagbago sa ating mundo. Sa ikatlong saknong, dito masasalamin ang kahalagahan ng pag-asa at kapayapaan na kahit gaano man kagulo o kadilim ang bawat sitwasyon, kapag tayo ay hindi nawala ng pag-asa at mas piniling nasa palig ng kapayapaan, ay magiging maayos ang lahat. Ang kalapati ang nagiging pag-asa nila. Hindi nawawala ng pag-asa ang kalapati dahil ito ay sumisimbolo ng pag-asa at kapayapaan. Ang kalapati ang magiging daan upang tayo lahat ay magkaroon ng kapayapaan. Sa ikaapat na saknong naman, nais pahiwatig ang pagharap natin sa kahit na anumang pagsubok na dadaan sa ating buhay. At dahil sa taglay na natin ng pag-asa at kapayapaan sa ating sarili, ay magiging maliwalas ang lahat at mailalayo sa mga taong masasama ang loob at mga sitwasyong maaaring magdulot ng kaguluhan.